Honey. What's wrong? I want to see him. See now. See Gabriel. What? I didn't know. He's dangerous. I want to hear it from him. Ano ba tong ebidensyang sinasabi niya? Sino ba tong pinagbibintangan niyang pumatay kay Edward? You know you're wasting your time, right? Alam mo naman nagsisinungaling lang siya. Ano ba? Magdadawin siya ng ibang tao na walang kinalaman? Hindi yan mong gagawin yun. We both know. Siya ang pumatay. Wala nang iba. Tulog na tayo. Sleep. Kusa natin pag-usapan to. Professor ko yan sa law school, si Attorney Vega. Ang tapang na mukha ko isa. Matapang nga, pero magaling niya. Alam mo bang wala pa na papatalong kaso yan? At saka yung forte niya ay mag-overturn ng wrongfully accused. Di, pwedeng makalaya tong si Gabriel. Sabi ni Attorney Vega, meron daw silang ebidensya eh. Paano kung nakalaya siya, Kuis? Anong mangyayari sa kaso? Di, wala na. Pero magsisimula ulit sila ng bagong investigasyon para malaman kung sino totoong pumatay. Tara, kain na. Galing nga. O, kain na. Oh, Nay! Oh, ako! Sakto, kakaluto oh, ko lang eh. Kain na po. Oh, ito na. Boys, tayo. Hati-hati ko isa. Nay, inaming. Yan. Oh, ito, kanin. Dinis. Nay, mukhang tinanghali kayo ng gising ha. Oo, Nay. Nak, hindi. Napuyat lang kagabi. Oo nga pala. Tuloy ba yung alis mo ngayon sa balet? Opo. Buti nga pumayag si Aling Pinky at saka malaki-laki din kikitain ko kaya pumayag na ako. Saka pwede naman ako mag-review habang nagbe-beach yung pasahero ko. Hindi ko talaga ako pwede sumama. Gusto ko mag-baler eh. Ano ka ba? Hindi naman ako mag-a-out eh. Magtatrabaho ako dito ha. Tulungan mo si nanay. Bihira naman oh. Lagi nalang isaw nasa harapan ko eh. Wala namang kwenta itong bakasyon ko. Domeng! Puro ka reklamo. Sige na, bilisan mo na yan na makaalis tayo. Ito na. Mrs. Trump po. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Paco. Ako po yung magsusundo kay Ma'am Ana. Magandang araw. So, ikaw yung service para sa baler? Opo. Ako nga pala po si Paco. Ready na po si Ma'am Ana. Ana! Your service is here. Ma'am, in case kailangan nyo pala akong i-contact habang nandun kami sa baler, ma'am, ito po yung calling card ko, ma'am. Huwag po kayong maglalala. Maingat po ako magmaneho at wala kayong dapat alalahanin tungkol sa anak niyo. I'll take your word for it, hmm? Aba, ma'am. Ana! Coming! Okay. I'm ready. Okay, Dad. Let's go. Thank you, po. Promise me, okay? You have to behave, Iha, pakilangan. When you get there, give me a call right away. Yes, okay? I will. Ano nga ba yung pangalan mo ulit? Paco po, ma'am. Okay, Paco, please lang mag-ingat lang sa pagmaneho, ha? Opo. Okay. Pakilagay na lang yung mga gamit sa sasakyan. Ate, ako na. Yes, please. Yaya, parang ang tagal mo. Kanina pa nandito yung sir? Naglagay pa kasi ako ng sunblock. Oo nga, sunblock. Mom, since Yaya is coming, why don't you just come with us? Darling, you know I would love to, but this time, you go ahead. Hmm? Promise, bonding tayo pag-uwi. Okay? Promise, ha? Thank you.
Charles. Kanina pa nagre-ring, oh. May tumatawag sa'yo. Hindi mo ba narinig? Hello? Hello, Sonia. Si Jean ulit. Sonia, pasensya ka na yung kagabi, ha? Minadali tuloy kitang umuwi. Naapektuhan lang kasi ako dun sa balita, eh. Pasensya na, ha? Wala po yun, ma'am. Okay lang po. Sonia, hindi ko tuloy nasabi sa'yo yung mga gusto kong sabihin. Maaari kaya ako mag-set ng appointment with you? Ay, hindi pwede kasi marami akong ginagawa. Marami po kasing order sa akin. Hindi, kung libre ka lang, kung libre ka lang sana, kung makadaan ka today sa opisina, pwede ko ba i-text sa'yo yung address ko? Pako? Pa? Mukhang bis na bis ka ata. Alam mo naman na sa beach tayo pupunta, di ba? Eh, ma'am, wala naman po akong balak mag-swimming, eh. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Ana na lang. Eh, ma'am, hired service niyo po ako, kaya kailangan professional po. Naku, etong si Ana, ha? Galing New York ito. Jack, hindi magpapatawag yan ng ma'am. May dadaanan lang tayo, ha? Oh, sige po, saan po? Sa North Something, sa Lalong. Alam mo ba yun? Alam na alam ko po yun, ma'am. Doon ako lumaki. Talaga? Apa. Okay, good. Ma'am, kanina pa po tayo umiikot-ikot? Hindi ko na rin kasi maalala kung saan. Medyo matagal na rin ako hindi nakabalik, eh. Ay, ma'am, kilala ko pala yung sepulturero dito sa sementeryo. Baka gusto nyo doon na lang tayo magtanong. Ay, ayun. O, sige. Sige, that's a good idea. Sige po, ma'am. Okay. Ayun. Ate Asong! Ah, apo! Ay, kamusta po kayo? Ay, mabuti naman. Nadalaw ka. Meron po kasi kaming hinahanap na museleo. Hindi ko na po kasi matandaan kung paano pupuntahan, eh. Ay, ma'am, huwag kayong mag-alala dahil kabisado ni Tata Asong ang bawat sulok ng sementeryong to. Eh, kanino bang museleo ang hinahanap nyo? Museleo ho ni Edward Lamoste. Ko sa sabali. Taasong hindi ko alam na siya pala yung anak ni Edward Lamoste. Yung pinatay dyan. Oo, ang galing nga eh, tay. Yung kaso ng tatay niya, nababanggit lang sa klase namin yung dati. Tapos ngayon, biglang naging kliyente ko na yung anak niya. Ulit kayo. Ma'am Katrina? Yes. Ay, ma'am daw? Mrs. Lamoste. Mrs. Montesilio na po si Ma'am Jean. May appointment po kayo? Ako yung tumawag kanina. Ah, yung regarding sa EduCare. Sige po, dito po tayo. Ma'am, andito na po yung isang policy holder. Ah, okay. Let me. Pasok po kayo. Mrs. Lamoste. Kilala kita.
Ikaw ang asawa ni Gabriel? Para na rin akong nabiyuda dahil sa ginawa niyong pagpapakulong sa asawa ko. Pinagbabayaran lang niya ang ginawa niya sa asawa ko. Get out! Get out of my office! Walang kasalanan ng asawa ko. Hindi siya mamamatay tao. Kami na nga itong nagrabyado, kami pa itong naparusahan. Nasaan ang hustisya, ha? Nasaan? Hindi naman kriminal yung asawa ko, eh. Wala siyang kasalanan dito. Ang kriminal dito yung asawa ko. Pinatay niyang pangarap namin, may hihirap. Get out! Siya ang kriminal! Asawa get mo ang kriminal! Get out! Pabayad ka. Pabayad ka kayo! Get out! Wala namang kasalanan yung asawa ko, eh. Ramis, pausal mas mo makipagsagad mo, ha? Asawa ko. Patalis, tapos! Tapo mo! Buksan naman ang windows, please. I just wanna smell the fresh air. Ako ba? Thank you. Pinapanalangin lagi tayong magkasama. Hinihiling bawat oras kapiling ka. Sa lahat. Ay, may baka! Ay, ba't ko sinatanong ba yan? Ma'am. Is truck a driver? Eh, hindi ka naman nakatingin sa dinadaanan mo eh. Eh, kasi yung... Ano? Sa ano? Kasi nadidistruck ako sa'yo. Iho, pwede ba? Ingat-ingat lang. May kasabihan tayo, ha? Ang hindi marunong tumingin sa dinaraanan ay hindi makakarating sa paroroonan. Opo, tara na po. Kapiling ka habang buhay, ikaw lamang sinta. Wala na ko hihingin pa, wala ano po? Ay. Iyon naman. Ma'am Ana, welcome back. Aling Dere. Ano po? Aling Dere, si Yaya Leti po, naaalala nyo, nakasama na rin po siya sa amin dito minsan. Naku, ako ba'y makakalimutan yan? Eh, ako yata nagturo sa kanya magluto ng paboritong ulam ng daddy mo, no? Oo naman. Alin, yung nilasing na hipon? Tsaka si Paco po pala, siya po yung nag-drive sa amin papunta dito. Naku, kapwa po naman driver nito, ah! Tisoy na tisoy at artistahin! Talaga siya. Salamat po. Partida pa po kasi pagod ako sa pinag. Ah, oo, siya, alin na kayo. Halika, pasok kayo sa loob. Halika. Tumunan kita dito. Ako na po dito. Ako na, direct ako. Hindi pa tayo matandaan mo. Siya nga pala pa ako. Inihanda ko na rin yung tulugan mo, ha? Yun nga lang, dun lang sa sala. Ay, nako po. Wag na po. Ay, dito na lang po ako sa kotse. Hoy, anong kotse? Ilapag mo lang yung surfboard dito, oh. Hoy, pa ako. Don't be silly, ha? Dito ka na matulog sa loob. Ang haba-haba ng drainive mo. You need a cozy place to rest, ha? Dito ka na. Naisip niyo pa po yun? Of course. Salamat. Sige po, yun surfboard lang.
Ma'am, okay ka na ba? Eh, yung asawa niya po, nasaan? Baka kailangan mo na siyang tawagan. Wala siya eh. He's out of town. Mamayang gabi pa uwi niya. Ma'am, iniisip ko lang kasi, paano kung balikan ka niya? O di kaya harangan ka niya sa kung saan? Alam mo, tama ka. Kung kaya niya akong sigurin dito, baka kaya niya akong sigurin sa bahay or kahit na saan, di ba? I need to do something. Sonia, pwede mo ba akong samahan? Saan? Kay Gabriel. Siya yung pumatay sa asawa ko. Ma'am Ana, ginawan kita ng tsokolate. Umiinom ka pa rin ba nito? Finally! Aling Teren! Ako na-miss ko po to. Salamat. Itong isa para kay Yaya Leti. Ako, nakatulog ho. Napagod sa biyahe. Hindi nasanay. Kayo na lang ho uminom. Salamat. Ah, ang sarap pa rin talaga. The best to. Salamat po ulit. Natutuwa ako na nakabalik ka dito. Simula kasi nang nawala ang daddy mo, eh, wala nang dumadalaw dito. Not even my mom? Si Sir Jacob dumalaw. Mga dalawang beses siguro. Pero saglit lang din yun. Alam mo, bago mo matay ang daddy mo, ang dalas dito nun. Alam ko ho. Gusto ko nga ho sanang sumama. Eh, kaso, ayaw niya naman. Eh, dito na yata nung nilipat yung opisina niya eh. Gulong-gulo siguro siya sa mga nangyayari sa Maynila. Kasi hanggang dito lagi siyang... Lagi ho siyang... Sigurado ko ba kayo sa gagawin niyo dito? Oo. Kailangan kong kausapin si Gabriel. Kailangan kong sabihin sa kanya na patahimikin niya yung asawa niya. Kundi sana kung ako na ipapahamak niya. Paano kung pati si Ana madamay? Hindi pwede. Baka malungkot ka lang. Eh, mas malulungkot ho ako kung hindi niyo sasabihin. Uling araw kasi niya dito, palagi, araw-araw, alos oras-oras, nakikipagsigawan siya sa telepono. Palagi siyang may kaaway, galit na galit ang daddy mo. Medyo natakot nga ako eh. Doon ko lang siya nakitang ganun. Sino kaaway? May nabanggit po ba siya sa inyo? Ma'am, dito po tayo, ma'am. Ano ginagawa mo dito? Hindi ko po alam eh. Pero may nasabi siya sa akin. Dabay, nanluloko daw po sa kanya sa kumpanya. What are you doing here? Honey, I know this has been bothering you. Kaya ako na sana kakausap kay Gabriel. I don't understand. Niyaya kitang samahan mo ako, sabi mo ayaw mo. Because I don't like to see you being upset. Kaya hindi kita sinama dito. Ako na sana ang gagawa ng paraan. Pinagbawalan lang ako ng attorney natin. Pero sa tingin ko naman tama si Attorney Balmaseda. No, I wanna talk to you. Gusto ko rin siya makausap. Makinig na lang tayo kay Attorney Balmaseda. Jacob, yung asawa ng kriminal na yan, nagpunta sa opisina today. She was at our office. Nagwawala siya, Jacob. What? Kailan nangyari? Kanina. Nagwawala yung Carolina na yon. Pumunta na siya sa office. Paano kung sa susunod pumunta siya sa bahay? Paano kung nandun si Ana? Paano kung magdala siya ng baril, Jacob?
Gusto kong makausap si Gabriel because I wanna tell him pagsabihan niya yung asawa niya. Sonia, Pop, pwede mo ba akong samahan? Huwag na. Huwag na. Ako na sasama sa'yo. Jean? Sige po. Total, may kasama na naman po kayo. Sige. Salamat sa pagsama sa asawa. Salamat, Sonia. Sige po. May nanloloko kay Daddy? Eh, yun po ang lagi kong naririnig sa kanya. Alam mo, Aling Tere, ayoko na ho sana siyang alalahanin na may kaaway. Laging galit. He's always been a fun-loving person, lalo na kung nandito ka. Naku, Ma'am, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko. Aling Tere, walang problema. Eh, ako naman ho yung nagpumilit na magtanong eh.